Say hi, love. Hello. Hi. Ayan. Nahihiya. Kaya hindi ko masyadong... Lovers, good afternoon guys. This is Charmini Salina again and welcome back to another vlog. So as you can see guys, nasa labas kami ngayon ng aking asawa. Actually, yung asawa ko nandun. Ayan. Kung nakikita nyo. So ayun nga, nandito kami sa dock again. So as you all know guys, we live by the ocean. At usually, kung wala kaming trabaho like today, day off ng asawa ko, sort of day off ko na rin. So, lumabas kami para manguha ng shrimp para sa aming aquarium. Actually, yung aquarium namin, ano siya? Yung mga creatures na nandun is puro galing sa dagat. Kaya yung kinakain din nila is yung mga shrimp na galing sa dagat. So, mamaya guys, after namin dito, after matapos ng asawa ko na manguha ng shrimp, pupunta tayo sa ibang seashore para manguha ng shells. Yung tawag ng shells na yon sa Bisaya is igi. So, yeah, mangigita guys. So, dati kasi guys, nanguha kami ng shells dito. Actually, ano to eh? Wait lang. Pakyat tayo sa taas. May maliit na bridge ito. Connected from here. Tapos yan yung kalsada. If I know, nakita nyo na to sa ibang videos ko. So, ayan. Ito yung bridge na sinasabi ko. The last time, dito kami nanguha ng shells. Tapos, naisip namin na baka hindi siya ganun ka-safe. Kasi malapit siya sa dock. Yan. Maraming boats na pumupunta dito. Baka may oil contamination. Parang ganun. So, yan. Kagaya nyan, may nakikita akong parang oil. So, ayan guys. Kung nakikita nyo, parang may oil siya. Galing yan sa mga boats na pumupunta dito or nagpa-park dito. So, ayan. Nilipat kami ng location mamaya pag nanguha na kami ng shells. At magluluto tayo ng adobo na igi. Minsan kasi guys, nakakamiss yung mga kinakain natin sa Pinas. Lalo na yung mga parang Bisaya ba? Kasi Bisaya ako guys. Kaya namimiss ko yung mga ganun. So, ayun. Mag-aadobo ako guys at gagawa tayo ng snacks. Ayan, papunta na kami sa aming next location. Medyo marami yung nakuha na shrimp yung asawa ko para sa aquarium namin. Ngayon nga, yung sinasabi ko, manguha tayo ng shells guys. Yung igi. So, yun. Ito yung asawa ko. Say hi, love. Hello. Ayan, nahihiya. Kaya... hindi ko masyadong sinasal. Anyways, see you later guys! So, ayan guys! Nakarating na tayo sa ating next location. Maingay, may parang tractor kasi guys. Ayan. Ayan, kita nyo ba? Against the light yata. So, ayan. Actually guys, mag-spring na guys. Kaya, ayan, kung makikita nyo yung mga puno, meron ng mga sign of, you know, growth. Kasi pag winter talaga guys, yung mga puno, halos lahat ng mga puno, walang mga dahon. Ayan, parang patay talaga siya guys. Pero pag start ng spring, ayan, buwabalik ulit yung mga dahon. Nandito na tayo. Ito yung view. Ayan. Sobrang ganda ng panahon today guys. Actually, kaya kami nag-day off kasi akala namin masama yung panahon today. But it turned out na maganda naman pala. Music.
Nakalimutan kong magdala ng bucket, guys. Kaya sa plastic na lang namin nilagay. Ang liliit. Ito. Ayan. Ganit? Hmm. Ayan. Ayan. What's the name of this shell? Elbow shell. Elbow? Elbow shell. Elbow shell. So we're going to try this too, guys. Isasali natin sa ating Ige adobo later. Supposed to be chewy. Chewy, okay. Let's see. Mm. Wow, you're good at this. Uy, adobo. A few moments later. So hello again, guys. Welcome ulit. Kanina, guys, pasensya na, guys. Kasi yung phone ko, na-lowbat siya kanina, kaya hindi na ako nakapag-film pa. Hindi lang yung videos na nakuha ko dun sa pangunguha nga namin ng ige or shells. Ito yung nakuha namin kanina. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Actually, hindi siya ganun kadami at hindi siya ganun kalalaki. Kaya, ayan. Ang gagawin ko dito, guys, hindi ko na lang siya i-aadobo. Ang gagawin ko, lulutuin ko na lang siya sa butter, guys, with garlic and onion. So, yun. Dati, nung nag-try ako first time kasi, adobo yung ginawa ko. So, this time, so, itatry ko lang siya kung masarap ba siya, if gagawin kong buttered or mas masarap yung adobo. So, ayan, guys, pasensya na dyan sa background, ang daming mga plants. So, ayan yung mga orchids ko, guys. Ipanamamatay yung mga flowers. So, ayan nga, guys. Eto, may garlic na ako, tsaka may onion. At may butter na ako dito. Hugasan ko na to ganina, guys. Pero, hugasan ko siya ulit bago natin lutuin. Kasi, diba, sa Pilipinas, yung ginagawa natin, nilalagay muna natin sa tubig for maybe an hour or two. Pero nung nakaraan kasi, okay lang naman siya kahit hindi na siya ibabad sa tubig. So, ayan, hinugasan ko na lang siya. So, ito yung itsura ng ating ige. So, ayan siya, guys. Ayan. Actually, kumain na kami, guys. Kasi pag uwi namin, medyo nagutom kami, kaya nag-noodles na lang muna kami. Mamaya-maya pa yung dinner namin kasi maaga pa naman. Eh, almost 7 pa. So, ayan. Anyways, di naman kami nagmamadali kasi hindi naman kailangang lumabas ng maaga tomorrow. Kasi yung asawa ko may trabaho tomorrow, pero hindi naman kailangan na maaga siyang umalis. So, okay lang na medyo late yung dinner namin. So, yon. So, nare-ready ko lang yung pan, guys. Saka ito. Mag-start na akong maghiwa ng mga ingredients. Habang nag-aantay pa tayo sa ating ige or shells, ipapasyal ko muna kayo sa aming little garden. Charot. Actually, namumunga na yung chili namin tsaka paprika, guys. You can see. Ayan. Marami na siyang flowers, guys, at marami na ring bunga. Ayan. So, at eto rin, pasensya na sa aming bahay. So, eto pa yung collection ng aking asawa. Actually, ang dami niya ng tanim dito, guys. May mga melon, may mga cucumber. So, ayun, medyo malalaki na sila, guys. Kaya parang inuokupan na nila yung entire window. So, ayun.
Yan, tapos na pala yung asawa ko, guys, na magbutang. Ay, magbutang. Let's say. Ow. So, ayan. Tapos na pala yung asawa ko na maglagay ng mga shrimps. Shrimps? So, ayan. Tapos na pala yung asawa ko na maglagay ng mga shrimps, guys. Ayan. Napakahirap mag-English at Tagalog. Ay, Jesus ka, Lord. Ayan, guys. Check na natin kung okay na ba or luto na ba yung ating ige. Kasi yung ige, dapat hindi siya niluluto ng sobra kasi titigas siya pag nasobrahan sa luto. Ayan. Parang okay na siya, guys. Try nga natin yung isa. By the way, guys, hindi ko pala to inaano, hindi ko pala binasag yung buntot. Binasag yung kasi wala kaming ano, wala kaming sundang, guys. Kaya ayan, hindi ko na lang siya binawasan ng buntot kasi matigas din naman kasi. So, ang gagawin na lang namin mamaya, tutusukin na lang namin ng ano, ng nung tawag ba dun? Yung amperil, guys. Yung ano yun sa Tagalog. Basta yung amperil, tutusukin na lang namin siya, guys, kasi hindi namin siya kayang sup-supin. Hindi namin siya kailangan sip-sipin. Actually, parang ano na to, parang luto na, guys. So, ayan. Ang hirap maging vlogger at maging cook at the same time. Hindi kinakaya. So, ayan, guys. Luto ng ating ege. So, ayan. Huwag kayong mag-alala, guys. Safe to. Char. Kasi kami lang naman gumamit neto. At itatry na nga natin yung ege natin. Tapos, tusukin mo lang siya ng ganyan. Ayan. Fresh ege. From the sea. So, ayan. Napaka-fresh niya, guys. Matitikman mo pa yung ano, dagat. Tara. So, ayan. So, ayan. Ito na yung itsura ng ating ige. Kasi sa atin kasi, dun sa lugar namin, sa probinsya namin, usually ano siya, fresh water siya. So, ito naman, sea water siya. So, ang sarap, guys. Ang sarap-sarap ng ating ige, guys. Parang nai-imagine ko na nasa Pilipinas lang ako pa ganito. So, anyways, guys. Ayan, unti pa lang yung nakain ko, guys. Tsaka marami pang natira dito. Ayan. So, naisipan ko na antayin na lang muna yung asawa ko, guys, na matapos mag-bath. Kasi gustong-gusto niya rin to. So, before I'm going to end this video, guys, I would like to thank you everyone for always supporting me. Yung mga friends ko dyan. Maraming salamat po. And shout out to Johan Salabrigana. I think she lives in San Pedro. Surigao del Norte. So, ayan. Shout out, girl. Salamat sa always nga pagtanaw sa akong video. Bisaya na. So, anyways, ayan. Thank you so much, guys. Wherever you are watching this video, I hope you're doing fine. And I'll see you all on my next vlog. Bye-bye!